ginawa nila kahapon. Chani, chani, boom, boom. Tapos kapag mamatay, boom, last hit. And this is game number three. Ladies, game number one. Kanina pa pala game number three dun sa first series. But now, you. Mm-hmm. Na-rush yun ng onti dito, but this is game number one, ladies and gentlemen. Importante. Neto, next play, Akbrin. Napapansin ko ngayon sa laro natin, Patters, na meron talagang heavy emphasis ngayon na yung mga tanks and yung mga mid lane, puunahan na nila itong wave play na to for the Lito Wonder. And interestingly, hindi binigay ng next play itong Lito kay H2O. Mas binigay nila to kay Exhort para makapag-farm. So with this, mauna si Exhort level 3. And mukhang mas lalamang sila pagdating sa poke game na gusto sanang gawin ng Bren Esports. Natandaan mo, meron din mobility na nabibigay yan. Pero Curtis dito, ina-aggressive ni Rene J. And looking at this, ooh, madami nagsasabi na safe daw maglaro si Rene J ngayon ng side lane. Pero that's not the case. Pumapasok siya. Kaya nga siya tinatawag na bomba, Butter. So ngayon ko lang nakikita na nasa ganitong posisyon ng Bren. Usually, 1 minute in, Bren ang gumagangster. So ngayon, NXP, mukhang pinagandaan nila. Look at this. Look at that. Ladies and gentlemen, tama ka doon, Manjin. Lusty dito. Kamuntikan pa siyang mapatay dito ni Yawi. Mm-hmm. But I think, still, NXP nakakuha sila ng space dito. But Bren, hindi pa rin na-delay dito si Carl Tizzy. So still, even ball game pa rin tayo. Ang problem lang, Carl Tizzy is now at level 3. Malapit na atang mag-level 5. Yes, malapit na mag-level 5 si H2O. So sa ganitong sitwasyon, Butters, fully aware ang NXP na lamang sila. Pwede silang gumangster this time. That is true. At kaya pa nila i-push yung bot to send. Tatandaan natin, Esmeralda, is it really the best hero para umalalay sa mga ganitong sitwasyon? Pero NXP dito, talagang kinukorner nila yung Bren Esports. Bren Esports, ang ganang pwesto nila. And Flap Tizzy, ladies and gentlemen, pumasok siya dito. At ito talaga ang specialty ni Flap. Look at that, Bren Esports. They push them back. Akala natin lamang na ang NXP doon dahil sa positioning, but wow, Flap Tizzy, nauna siya actually sa pagpunta doon sa My Turtle. And kung mapapansin mo rin yung minimap, si Ripo ay nauuna na rin laban doon sa katapat niya sa top. So ibig sabihin nito, yes, natalo ang Bren sa jungle, pero pagdating dito sa side lane, na outmaneuver ng Bren bigla yung NXP. Ang nangyayari kasi, Manjin, is syempre, dahil nga, ang daming rumisponde doon sa May Turtle area, ang ibig sabihin lang doon, lalamang yung mga iniwan. Totoo. At ganoon ngayon ang nangyari. Still, that's just a turtle, that's just a first blood. Yes. May round 2 tayo ngayon ng mga bops ngayon. Nakuha pa rin to ng NXP, pero I think this time kailangan ng mag-level 4 ng mga tanks. Kailangan na mag-level 4 ni Yawi dahil si Lusty level 4 na, for sure mauuna na to pagdating sa pick-offs. Ayan, kaka-4 lang ni Yawi. Masyadong mainit yung dalawang team natin dito. They're making the right place. Bren Esports, sila yung nakakuha ng first blood. Matama ka dun, Manjin. Hindi pa to. Ang pagtatapos sa lahat, Ribo forced to use the flicker. Ayos na siya dito. And Ribo, kamunti ka na siya doon, getting the shields up. Okay. Pero nakalabas siya doon sa area na yon. So may onting report na para kay Ribo dito. Failed attempt para dito sa NXP. Unfortunately para sa kanila, may flicker si Ribo that time. So may onting report para dito sa Bren. Teka, cooldown na mga skills na yan. What play are we gonna do next? Sabi nila dito, clear wave lang muna tayo. Paunahan na naman sa pwesto, Butters, dahil ilang segundo na lang magkaka-turtle na. Yung vision game ng NXP dito, yung crystal dito ni Exhort, yung mountain shocker nandun. Ilang seconds na lang, up na ulit yung turtle. Tignan natin kung paano i-set up ng both teams yung pwestuhan nila dito sa may area na to. Oh my, ang ganda ng positioning ng Bren dito. Ha. Dalawang bush ang ginagangster nila dito, Butters. To the point na kailangan magtabi-tabi ng NXP para lang makapasok. Let's see kung ano mangyayari dito sa Lord Dance, sa Turtle Dance na ito. Mm-hmm. And turtle na naman. Ang may hawak na naman dito is yung side ng NXP, pero wow, hindi nila basta-basta gagawin yon. They go for the pick-off muna kay Flap, and Flap dito, tinanggal nila yung problema nila nung first turtle deck. Yes, and yun yung kailangan nila, Butters. Mawala muna yung isa, and they know na kulang ang Bren dito. And Yawi dito, nawala yung ejector view. Uh-huh. Going head-to-head dito sa mga members ng NXP. Joint will go down at pwestuhan na naman na naging labang dito ng Bren. Esports view dito on the other hand will go down at the hands of James, at andito na yung wrist pack ng NXP. Pwede pa sila lumaban dito, and Rene J ayaw i-give up itong turtle na to na basta-basta. Oh my glove, ang ganda na sana ng position doon ng NXP dahil napitas nila si Flap Tizzy sa baba.
baba. But then again, reports coming in from Belbren. O, nasa baba sila lahat. Napitas nila si Flap Dizzy. Position tayo. Perfect patience, perfect positioning, and perfect targeting para sa Bren Esports dito, yung nagdala nung laban na yun. But still, kakabuhay lang ng Jungle Brothers. Lost dito, going for the Jit Kundo. Mananakop si Yawi dito. Yawi will go down once more. At hawak ni Cartesian naman dito. Yung Turtle Puff, H2O, nakapitan ni Flap Dizzy. H2O will go down as well. And hindi talaga nakaharap ng break dito yung NXP. Renegade, pumasok. Electro Final Blow doon sa kabilang side ng mapa. Eye for an eye, pero hindi pa rin mapipigilan yung pangalawang proc ng Way of the Dragon. Makukuha pa rin yung kill. Ang nasasabi ko lang, Batters, na dadaan dito ng Bren ang laban na to sa mga little skirmishes, little mechanics na pinapanalo nila. Hindi ka pwede-pwedeng basta sumugod kung ikaw ang Baksha, ikaw ang Johed, dahil nga long range dito ang Lunox. Yes, namatay ngayon si Pew, pero still may kakaunting laman, lamang ang Bren. Yes, siguro nakabawi dito ngayon ang NXP, pero still, in a while, pwedeng Bren pa rin ang Tempo Makers. Bakit? Kung titignan mo yung items, si Carl TZ ay lamang na din, and lamang na rin siya sa levels. Look at that, Carl TZ, of course, with this Roger 37, 3-3 lang si H2O. Nabawi ni Carl TZ dahil dito sa movements ng mga supports niya. Ito na papasigyo dito, ang unang pupuntahan ni Yison Shin is going to be the Blade of Despair. Habang si Roger naman dito, kukunin niya yung endless battle. Yes, and actually, ayun na yung power spike ngayon ni Carl TZ at pwede.